po ang lahat. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay. Sa pagdating ni Jesus, nawa'y pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin.
Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at uliran sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pukawin mo sa iyong sambayanan ang mga hinirang mo para makapamahala ng may karunungan at katatagan alinsunod sa nakalulugod sa iyo sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoong Diyos na banal ng Israel. Mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng mga moog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo, parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon tuwina.
purihin ang Panginoon o kay buti nang umawit at magpuri sa ating Diyos ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa Kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mahapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong ngalang itinakda. Mahapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagpakumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog, sa lupa ay ibabagsak. Mahapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mahapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, aming hukom, aring naguutos ngayon, kaligtas ay iyong hatol. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Sagana ang anihin,
ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus. Hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid, mga deboto ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po, sa pasimula, atin pong pasalubungan ng papuri at pasasalamat ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ngayon po tayo ay natitipon para sa misa pasasalamat sa biyaya ng banal na orden sa pagkapari at sa pagkadiakono ng ating mga kapatid, si Reverend Richard Lim at si Father E.J. San Diego. Palakpakan natin sila. Bago po ako magsimula sa aking pagninilay, nais ko lang mang din pong batiin ang aking mga kapatid na pari dito sa Quiapo at ang community ng Quiapo sa pamumuno po ni Bishop-elect Jun Sescon Jr. Pasalamatan din po natin ang mga pamilya nila, Reverend at Father, ang pamilya po ni Reverend Richard, andito po ang kanyang tatay, si Tito Ricky, at ang kanyang nanay ni si Tita Beth. Pwede po ba kayong tumayo? Ayan po. Para makilala po kayo. At nais din po nating pasalamatan ang pag-aalay din at paghahandog ng pamilya ni Father EJ. Nandito po ang kanyang daddy na si Tito Eddie, ang kanyang nanay na si Tita Maura, at ang madre po na patuloy na nagdadasal, ang kanyang tita si Sister Cora. Magsitayo po ang pamilya ni Father EJ. Ngayon po, sisimulan ko po yung aking pagninilay, lalo na sa pasasalamat sa pagkapari po ng aking kapatid na si Father EJ. Pari na po si EJ. Maniwala po kayo. Salamat po sa ating Panginoon. Palakpakan po ulit natin yung ating Panginoon. Si Father EJ po ay nakasama ko na po ng matagal sa seminaryo. At natutuwa din po ako na nakasama ko din siya dito sa Quiapo. At naniniwala po ako na may dahilan kung bakit din siya napunta dito sa Quiapo. Kung babalikan ko po yung aking panahon, nakasama si EJ dito sa Quiapo at sa seminaryo namin sa San Carlos, masasabi ko pong marami talaga siyang pinagdaanan. Maraming mga pagsubok at maraming paghahanda yung ginawa yung Diyos para sa Kanya. At ngayon, nakakatuwa po na makita na si EJ ay pari na. At ang una ko pong paalala sa Kanya, hindi pa rin magtatapos yung mga pinagdadaanan. Hindi pa rin magtatapos ang mga pagsubok at hindi pa rin magtatapos ang paghahanda ng Diyos. Kaya anong napakahalagang unang dapat tandaan kung bakit tayo dinala dito sa ating mahal na poong Jesus Nazareno? Ang unang mahalagang aalalahanin mo, Father EJ, tinuturo sa atin ni Jesus Nazareno kung saan tayo kakapit kapag maraming dumarating na mga pagsubok at dinadaanan sa buhay na ito. At sa kanyang tahanan,
patuloy tayong inihahanda ng ating mahal na poong Jesus Nazareno para tayo ay patuloy na makapagbigay ng ating sarili para sa paglilingkod sa Kanya. Ang unang paalala, tinuturo kung saan tayo dapat palaging kumapit, walang iba kundi sa mahal na poong Jesus Nazareno. At nawa, Father EJ, sa iyong pagkapari, katulad ni Jesus Nazareno na ating kinakapitan, ikaw rin ay makapitan ng bayan ng Diyos na marami ding pagsubok na dinadaanan, maraming mga problemang kinakaharap. Nawa, matulungan mo sila na magtagumpay din sa kanilang mga buhay. Ikalawa po, kung titingnan po natin si Father EJ ngayon, tingnan niyo po, hindi ho ba ang pogi-pogi? Parang natawa po kayo. Hindi ho ba totoo? Kung titingnan din po natin nung kanyang ordination, poging-pogi rin po siya. Natawa ulit kayo. Parang hindi talaga kayo makapaniwala. Yung pangalawang paalala ko sa iyo, Father EJ, ay kung titingnan natin yung ating itsura sa salamin, kung maayos ba ito, sana ang alalahanin natin na ibig sabihin ng maayos na itsura, lalo na sa ating buhay sa pagkapari, kung titingnan natin, kung tatanungin natin kung maayos ba yung itsura natin, ang tamang tanong ay kung kamukha ba natin si Jesus Nazareno sa pamamagitan ng ating pagkapari. Yun ang tunay na maayos na itsura na ating maipapakita sa bayan ng Diyos. At ano yung itsura ng ating poong Jesus Nazareno? Ano yung mukha ni Jesus para sa ating lahat, lalo na sa mga deboto ng poong Jesus Nazareno? Ang mukha ni Jesus Nazareno ay mukha ng pag-asa, mukha ng pag-ibig, mukha ng habag para sa kanyang bayan na naghahanap ng pag-asa, ng pagmamahal at ng awa dito sa mundong ito. Hindi ho ba minsan, aminin po natin, kapag may mga makukulit na bata, ang isa pong ginagawa ng mga magulang, sasabihin po ng mga magulang para mapatahimik yung mga bata, sige ka, andyan si Father, lagot ka kay Father, magagalit sa iyo si Father. Father EJ, hindi dapat tayo katakutan ng bayan ng Diyos, lalo na ng mga bata. Dapat sa pamamagitan ng ating mga muka, ng ating mga buhay, patuloy silang makalapit at makaugnay ng malalim sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Meron nawa silang mukha at buhay na matakbuhan katulad ng pagtakbo nila sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. Ikatlo, Father EJ, kung may susundan talaga tayo na patuloy, ito ay walang iba kundi ang ating mahal na poong Jesus Nazareno sa krus at Eucharistia. Sa bawat pagdiriwang mo ng Eucharistia, alalahanin mo na ang kanyang katawan, the body of Christ, is taken, blessed, broken, and shared. Yung huling dalawa yung gusto kong bigyan ng pansin, hinati-hati upang ipamahagi. Sa ating buhay bilang pari ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, kailangan talaga nating hatiin yung ating mga sarili upang patuloy tayong makapagbahagi ng pagpapala ng Diyos. Hahatiin natin yung ating mga oras, katulad ng ating Panginoon, hanggang sa wala nang matira sa atin. Pero kung titingnan po natin, sa paghahati ng tinapay, kahit na maliit na yung bahagi ng tinapay na ating matatanggap, buong si Jesus pa rin yung ating tinatanggap. Ibig sabihin, Father EJ, kahit hati-hatiin mo yung iyong oras para sa paglilingkod sa bayan ng Diyos, sa dami ng ibibigay na schedule sa iyo, sa maliliit na parte ng iyong oras, kabuuan mo pa rin ang iyong ibahagi. Kabuuan pa rin ni Jesus Nazareno ang iyong ibahagi sa bayan ng Diyos. Ikaw, Father EJ, ay hahati-hatiin din katulad ni Jesus upang patuloy na mabigyan ng lakas at buhay ang kanyang bayan na patuloy na naghahanap ng lakas dito sa mundong ito.
Ikaapat, Father EJ, narinig po natin sa Ebanghelyo yung sabi ni Jesus, kanyang bilin sa mga alagad. Ano yung bilin niya sa mga alagad? Hinahayo ko kayo para hanapin ang mga nawawala sa sambahayan ng Israel. Yung pagkapari natin, Father EJ, ay paghahanap sa mga nawawalang anak ng Diyos. Hindi lang sa mga nawawala, pati po sa mga nagwawala. Yan. Pakitingnan po yung mga katabi. Nagwawala po ba? Ang ating pagkapari, Father EJ, isang mahalagang paalala, ay patuloy na paalala at tanda na ang Diyos nais tipunin ang kanyang bayan, nais tipunin ang kanyang mga anak, upang ang bawat isa ay magabayan patungo sa buhay na walang hanggan. At Father EJ, ikahuli, meron po sana akong 30 na paalala kay Father EJ, pero lima po muna sa ngayon, baka umabot po tayo ng 5:30. Yung huli ko pong papaalala kay Father EJ, yung mahalaga rin pong itinuro sa akin ng aking pananatili dito sa Quiapo, sa tahanan ng mahal na poong Jesus Nazareno, at akin pong naranasan noong nagdiwang po ko ng unang taon ko sa pagkapari. Yung pinaka nagpaiyak po sa akin, nagpaluha po sa akin noong unang taon ko, ay noong kinantahan po ako ng dalawang bata na inaalagaan ng mga madre ng Missionaries of Charity. Kung titingnan po natin, yung mga batang iyon ay ulila at inaalagaan ng mga madre. Sa tingin ng lipunan ay maliit, minsan nalilimutan ng lipunan. Pero yung maliliit at mga nalilimutan, yun po yung nagbigay ng malaking tama sa aking puso na pinapaalala sa akin, pinapaalala sa atin, Father EJ, ng ating pagkapari ay para lalo sa maliliit, para lalo sa mga nalilimutan, upang ipaalala sa kanila na sa puso ng Diyos, hindi sila maliit, hindi sila kailanman malilimutan. Sa puso ng Diyos, sila ay mahalaga, magpasawalang hanggan. Sabi ni St. John Marie Vianney, "The priesthood is the love of the heart of Jesus." Father EJ, sa pamamagitan ng iyong buhay at ng iyong pagkapari, nawa maranasan ng bayan ng Diyos ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Hindi nakakalimot. Patuloy na naghahati para mabahagi. Patuloy na nag-aalay para sa kaligtasan ng lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo ng ating Ama na maging mga tagapaglingkod para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo para sa higit na pag-unawa sa kabuluhan ng ating misyon at ang kinakailangang katatagan upang matupad ito. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang simbahang naglalakbay, naway higit na humikayat sa tao para sa ganap na pagbabago sa pamamagitan ng kanilang tapat na pagpapatutuo kay Kristo sa kanilang mga gawa at salita. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga misyonero sa mga lupaing banyaga naway maging mabisang tagapaghatid ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga magulang naway maipadama nila sa kanilang mga anak ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kabanalan ng kanilang pamumuhay.
Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda, may mga kapansanan, mga nalulumbay at mga sawi, naway makadama ng pag-ibig ni Kristo sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ang mga yumao, naway magtamasa ng walang hanggang kapayapaan sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng pag-aani, pagpalain mo kami. Ama naming nasa langit, gabayan mo ang aming hindi matatag na paghakbang habang tinatahak namin ang iyong daan. Tulungan mo kami sa aming pagpupunyagi. Patatagin mo ang aming loob kapag kami ay nag-aalinlangan. Aliwin mo kami kapag kami ay nasasaktan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming ginaganap na pagdiriwang na ito, silayan nawa ang aming pananalig ng sinag ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio
para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay iniyayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, sa kaitaasan. O sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang pusang loob na baging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubiling ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa namin. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin
sa nagkakasala sa amin. Aruhan mo kami, ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen." Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagpaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maaawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Thank you.
Thank you.
announcement, inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng Himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-anim ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento, ng Himala ng Nazareno, mangyari na mamag-email sa himalanazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumabaybay. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taon 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari po kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklet. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umunlad sa pagtupad sa mga alimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob ng pagtahak sa iyong mga landas, kaming maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi magwawakas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo po sandali. Magandang umaga po at tayo'y naririto sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, pinagpala tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Hayaan niyo pong hiramin ko ang paboritong pasakalye ni Father EJ. Tunay nga pong mabiyaya. Yan pong paborito niyang buka na lagi. Kaya tunay nga pong napakabuti ng Diyos na ang taong ito, 2024, ay taon ng biyaya para sa ating pamayanan dito sa Quiapo. Nung nagsimula ang taon, Enero 29, itinanghal ang ating simbahan na Basilica Minor bilang pambansang dambana ni Jesus Nazareno. At kalagitnaan ng taon, inanunsyo ng Enero 9 ay hindi na lamang pista ng parokya ng Quiapo, kung hindi pambansang pista sa buong Pilipinas at ng mga Pilipino. Kaya nga't ang taon na ito ay taon ng biyaya para sa ating pamayanan. At wait, there's more. Hindi lang biyaya sa ating dambana at simbahan at kapistahan, kung hindi pag-aani din ng bokasyon at pagtawag ng Diyos. Ang simbahan ng Quiapo, nagpapasalamat, nag-uumapaw ang pasasalamat sa Panginoon sabagat sa pagkatapos ng taon, umaani tayo ng biyaya tungo sa misyon. Paalala sa ating mga deboto ng ating debosyon patungo sa misyon. Kaya saan po kayo makakakita na isang simbahan sa sandaling ito may bagong diakono, bagong pari, at bagong ubispo. Tunay nga pong biyaya ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Viva pong Jesus Nazareno! Kaya nga't nagpapasalamat po tayo
sa handog ng bagong diakono, Reverend Richard Anthony Ascalon Lim, at salamat po Tito Ricky at Tita Beth sa paghandog kay Reverend Richard. Palakpakan po natin sila. At sa ating bagong pari, Reverend Father Edward Jason San Diego San Diego, salamat po Tito Eddie at Tita Maura, si Sir Cora sa handog ng bagong pari sa ating simbahan. Reverend Richard, Father EJ, at maging sa aking sarili at sa mga kapatid kong paring nandito sa Quiapo. Sabi nga ni Father Jess kanina, hindi po aksidente, hindi nagkataon na tayo'y nagpagpo dito sa tahanan ni Jesus sa Sareno. Hindi nagkataon na tayo'y inilapit sa mahal na pong Jesus sa Sareno. May dahilan kaya tayo dinala palapit sa Kanya. Kanina habang nag-uumpisa si Father EJ, lumapit bigla yung pusa at lumapit sa Kanya. Alam niyo yung pusa dito ang pinakasiga sa lahat. Walang makasisita sa Kanya kahit pari at gwardya at ihos. Pero nasabi ko na po ito dati, ang laging nakalalapit sa pong Nazareno, kung mapapansin niyo po, ay ang pusa ng Nazareno. Siya lang ang miyat-miya, nakakapanik, nakakalapit sa Kanya ng ganun na lamang kalapit. Pero alam naman po nating lahat, pagbaba ng pusang yan, pusa pa rin siya. Ugaling pusa pa rin siya. Kahit lumapit siya sa poong Nazareno, tayo, saglit lang tayo makalapit at makahawak siya, natutulog pa doon sa paanan ng Nazareno. Pero sa bandang huli, pusa pa rin siya ng Nazareno lamang. Pero Reverend Richard, Father EJ, at mga kapatid kong pari, kasama po ako doon, hindi tayo katulad ng pusa ng Nazareno. Nilapit tayo para maging puso ng Nazareno sa mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya pagdasal niyo po kaming lahat, lahat kaming mga pari, lalo na kami na tinawag ng poong Nazareno na kahit sa sandaling panahon tumira sa kanyang tahanan, saan man kami naroroon, ang aming pagkadiakono, pagkapari, pagkaobispo ay para maging puso ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Enero 7 ng ngayong taon po, ang unang pagkakataon na ako po ay nakapasok dito sa Quiapo. Pinapunta po kami ng seminaryo namin para sa orientation sa fiesta. Bago po nito, dalawang beses pa lamang ako nakapaglingkod sa misa sa grandstand bilang seminarista. Ang alam ko lamang tungkol sa debosyon ng poong Jesus Nazareno ay ang mga nakikita ko online tuwing translasyon. Hindi ko talaga naisip na ako'y ma-assign rito balang araw. Hindi ko rin po naisip nung una na pumasok sa bukasyong ito. Mahaba ang paglalakbay. Mayroon akong mga ibang binabalak sa buhay, ngunit may plano ang Diyos para sa lahat, para sa bawat isa sa atin. Gaya ng laging pinapaalala sa atin ni Bishop Elect June, ang lahat ay biyaya para sa mga may pananampalataya. Everything is grace to those who have faith. Ganon din ang kwento ni Father EJ. Isang taon na ang nakalipas nang siya ay maordinahan bilang diakono dito sa ating dambana. Mahaba at puno rin ng hamon at pagsubok ang kanyang landas patungo sa pagkapari. Ngunit siya ay nagtiyaga. Ngayon, siya ay patunay ng katapatan at pagmamahal ng Diyos. Tunay ngang lahat ay biyaya para sa mga may pananampalataya. Ang ating dambana ang naging isang pundasyon ng aming bukasyon. Ang aming panahon dito ay hindi lamang nagbigay ng aral,
kundi lubos na nagbago sa amin. Kami namangha at naantig sa mga pananampalataya ng mga deboto. Ang inyong debosyon ang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa amin. Kaya taos puso kaming nagpapasalamat sa inyo, mga deboto ng Poong Jesus Nazareno, dahil sa inyo naging posible ang lahat na ito. At gusto rin naming pasalamatan ang aming mga magulang, si Tita Maura at Tito Eddie, si Mami Beth at Daddy Ricky, ang aming mga unang guro sa pananampalataya, ang aming mga kapatid, pamilya, mga benefactors, seminary formators, mga kasama naming seminarista, staff ng seminaryo, at lahat ng mga kasama namin sa paglalakbay sa bukasyong ito. Sa aming mga kaibigan, taga-suporta, mga ministries na aming pinaglilingkuran, lalo na dito sa Quiapo, SSDM, PYM, Altar Servers, DEC, at sa buong pamayanan at staff ng Quiapo Church, ang inyong panalangin at suporta ang aming naging lakas. Ang araw na ito ay selebrasyon ninyo rin. Lubos din kaming nagpapasalamat sa ating mga kaparian na dumalo sa bisang ito. Si Father Paul, si Father Biel, si Father Tom, Father Raul, Father Egay, Father Paul, Father Bong. At lalo na po sa best parochial vicars in the world, si Father Jonathan, Father Robert, Father Chris, at si Father Jess. Sa kanilang gabay at halimbawa sa paglilingkod. Higit sa lahat, nagpapasalamat kami sa best director and parish priest in the world, ang ating bishop-elect, si Father June Sescon. Ang kanyang halimbawa, karunungan, kababaang loob, at pamumuno ay tunay na biyaya para sa atin. Sabi nga ni Father June, ang nakalagay ko dito, ang linggong ito ay paalala ng kasaganahan ng biyaya ng Diyos. Pero sabi ni Father June, hindi lang linggo, kundi ang buong taon na ito. So sa ordinasyon ng isang bagong pari, ng isang bagong diakono at anunsyo ng isang bagong obispo, ang ating dambana ay nanatiling patunay na di mauubos na pagpapala ni Jesus Nazareno. Walang hanggang pasalamat, mahal na Poong Jesus Nazareno. Tunay ngang may plano ang Diyos para sa lahat, at lahat ay biyaya para sa mga may pananampalataya. Magsitayo na po ang lahat. Bago po ang lahat, gusto ko pong kunin ng pagkakataon na ito upang mapasalamatan din po ng personal ang lahat ng mga taong tumulong po sa akin. No? Gusto ko po dito sabihin dahil gusto ko po marinig ng lahat ng mga taong naaabot ng live streaming natin ang pasasalamat ko sa mga taong ito. Una sa lahat po, para po sa yumaong si Bishop San Diego, na kahit may sakit po siya noon ay hindi po siya nagdalawang isip na tulungan po ko para sa pagpasok at pag-aaral ko sa loob ng seminaryo. Gayun din kay Tita Betty Chan na kahit hindi po ko personal na nakikita ay patuloy na nagbibigay ng tulong. Gayun din po kay Miss Pia Reyes na mahabang taon po ko na tinulungan, sinamahan at ginabayan po sa pag-aaral ko po sa loob ng seminaryo. At gayon din po sa lahat ng mga tao na tumulong sa akin sa paanong paraan na maiaabot nila sa akin. Maraming salamat din po. Gayon din po kay Sir Jiggy po at sa kanyang butihing misis na si Marnie po na nag-abot ng tulong during my ordination din po. At gayon din po nagpapasalamat ako sa lahat ng mga kaparian po. Lalo tigit yung mga nakasalamuha, nakasama, nakalakbay, sumuporta at umatin po ng aming ordinasyon po sa pagkapare at gayon din po sa pagkadiakono ng aking kasamaan na kapatid. Maraming salamat po. Gayon din po sa lahat po ng umatin po ng mga pari sa aking Thanksgiving Mass dito sa Quiapo Church. At lalo tigit po sa pamayanan ng Quiapo Church sa mga pari po na naglilingkod po dito, sabi nga ni Reverend Richard, ang best parochial vicars na meron po tayo ay nandirito sa Quiapo Church.
Kaya maraming maraming salamat po sa inyong lahat, mga fathers, sa pamumuno po ng walang iba kundi ng best rector po talaga na si Bishop-elect June Sescon. Maraming maraming salamat po. Si Father June po talaga pong sinamahan, ginabayan, pinaglaban at talagang tinuruan ako. Proud na proud po ko nung mabalitaan ko na siya po ay magiging isang bishop na. Ang mentor ko dati ay isang bishop na. Kaya maraming maraming salamat po. At gayon din, nagpapasalamat po ko syempre sa nagbigay po ng napakagandang homily. Actually po, medyo natakot po ko kasi hindi ko alam kung ano ang kanyang sasabihin. Pero gayon pa man, ang nakita ko habang siya ay nagsasalita, walang iba kundi si Jesus. No? Si Jesus. Kaya maraming maraming salamat, Father Jess, no? Sa magagandang salita na ibinahagi mo at sa mga paalaala mo sa akin bilang isang bagong ordinang pari. Maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga taong nandirito po ngayon. Magsitayo pong lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po tayo. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailangan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon, ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Nazareno, inuktas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sag-isag ng lahat. Yung parents po ni Reverend Richard at parents ni Father EJ, dito po tayo sa altar. Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinuala ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinuala ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinuala ka namin.